Kausapin natin si Ma'am Erlinda. Sir, magandang hapon po. Okay, Ma'am Erlinda, yung pagsiselos, pag nilagay po sa lugar at wag po sobra, eh, para sa ibang tao, cute, cute ang tawag noon. Dahil it just shows na mahal mo yung tao at concerned ka at ayaw mo mawala siya sa iyo. At gusto mo, ikaw ay mamahalin niya palagi. Pag sumobra naman po, lalo pa kung wala na sa lugar at wala na pagbasihan, unhealthy na po yun. Okay, ba't nyo kasi siya pinagsiselosan? Meron ba kayong mga ebidensya, madam? Ito po ang binabasi ko, sir. Nakikita po ko ang reaksyon ng asawa ko at malaki ang pagbabago niya. Mula nung dumating yung katulong na yan, sir, malaki ang pagbabago niya. Dating hindi niya ginagawa, sir, tatlong beses pumunta doon sa hipag ko. Umaga, tanghali, break time. Pagdating po ng hapon, alas 5 hanggang alas 6, idadahilan daw niya na magtagay sila nung bayaw niya. Okay, so pagpuputis sa hipag niyo po, sinong kausap niya doon? Yung kasambahay o yung bayaw? Yung bayaw po. At saka kasama sila doon dahil maliit lang po yung bahay po, sir. Habang nag-iinoman sila doon sa pinakasalas, nandiyan na rin po yung pinaka-ano, 30 lang square meter po yan, sir. Okay, sige. Pwede ba natin makita yung kasambahay, si Pilar? Pilar? Oo, kasambahay po si Pilar, sir. Okay. Ngayon po, sir. Ayan, si Pilar. Umiinom po yan. Umuwi yan ng alas 9. Pero Nay, kung kainuman naman pala ni Mister ay yung kanyang bayaw at hindi naman yung si kasambahay, so ba't yung pagsisiroan sa kasambahay, eh kung napapadala siya pumunta doon sa bayaw, eh baka naman gusto lang niyang companionship or meron siyang kausap at kainuman na tropa at si bayaw, buti nga si bayaw kasi ibang tao. Eh ngayon, sir, kahit wala po yung bayaw niya, nagpupunta sila doon dahil ahinti po sila, kolektor po sila ng St. Peter po. Okay. Umaga, tanghali, hapon, nagpupunta po yan, sir. Dating hindi niya ginagawa yan. At saka isa pa, sir, ngayon, nung ano, sabi niya, ihatid mo lang ito, ang init, ayaw kong pumunta doon. Pero ngayon, napakasipag po. Okay, sige. Kausapin natin itong si Pilar. Pilar, yung kasama. So, yes po, sir. Oh, pinagsiselosan ka ni Mrs. Po, sir, Dumaguin. Sir Tolpo, wala naman po kasi katotohanan po yan. Okay. Eh, masipag na raw si Mister na pumasyal dyan sa kinaroonan mo kung saan ka kasabay. Tamat. Sir Tolpo, kasi po, pagpunta po dito po yan, nagahatid lang po yung kailangan ang minsan merienda, alam, minsan nandito pa yung ano niya, bayawa sa kamitap niya, ay kapatid niya. So ngayon, nagahatid lang po yan, hindi naman po yan ang kailangan doon po. Hindi po kami nag-uusap ni Kailangan at nakasabay. Yung asawa ko na Erlinda. Ah, hindi pa kayo nagkinigan sa usap? Hindi, hindi po. At hindi kayo nagkakainuman kasi hindi kayo sumasama sa inuman? Hindi po, sir. Hindi po. So never pa kayo nag-usap? Never pa kayo nag-usap? Ni Mr. Dagoen? Tsaka, sir, nandito po yung himag po niya. Nandito po yung kapag nag-iinuman sila. Nandito po yung si Lola, nandito yung bayaw niya, nandito po yung isang lalaki na matanda. Okay. So meron bang pagkakataon na pumunta dyan si Mister Dumaguy ng walang tao, ikaw lang ang nandyan? Meron bang pagkakataon na pumunta dyan si Efren na ikaw lang ang tao sa bahay, wala nang iba pa? Hindi po, sir. Nandito po yung nanay niya, sir. Palagi? Nandito ang mother niya. Ayun, okay. So, Nanay Erlinda, ito sabi ni JJ, nanay, sinuosa ka talaga, pupunta talaga sa relatives niya. Oh. Yun nga po, sir. Ang sinasabi ko, sir, yun nga po sinasabi ko. Natural po yung napupunta kasi nandito po yung kapatid, nandito po yung nanay. So, kung ibang ano naman po, wala naman po ganun. Okay, sige. Kausapin natin si Sir Efren. Sir Efren! Sir Efren! Yes, sir. Good afternoon, my lord. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir, nagdududaan kayo ni Mrs. na may gusto raw kayo sa kasambahay na si Pilar Bay. Wala pong matutuhanan po yun, sir. Eh, bakit ka rin kasi pareho punta doon sa bahay ng bayaw mo? Eh, kasi po, sir, andun yung mother ko. Andun yung mother nyo? Sabi ko sa punso ng kapatid ko, minsan yung pidahin ko ng ginawa, pidahin ko ng luto na. Hindi mo crush ang sambahay? Hello, sir. Wala kang gusto kay sambahay, hindi mo crush si kasambahay? Yes, sir.
yan. Oh. Magawa naman sa kanya, sir. Oh. Ngayon, kausapin mo na si Mrs. Mrs., kausapin mo na si Mr. Ang sasabihin ko, sir. Hindi, kausapin mo na si Mr. Sir, sir, kausapin mo si Mrs. Oh. Mother. Mother, kakausapin kita. Anong isang gabi, dinapang ko yung wallet mo. Nagalit ka sa akin. Tapos, sabi mo, ID ko yan. Noong nakatulog ka sa susunod na gabi, dinapang ko ulit yung wallet mo. Tinago-tago mo yung number mo ni Pilar na nakasulat sa likod ng ID mo. Sabi ko, kaninong sulat ito, kaninong number ito. Ngayon, binibinay ni Pilar na, sir, na sulat niya yun. Pwedeng lying detector po yun, sir. Kaya sobra na ang ginagawa nila sa akin. Niyoyurata nila ang pagkatao. Sandali, sir, okay, okay. Maganda, magandang point yan. Sir, Efren. Yes, sir. Bakit ka merong numero ni, ba't may cellphone number ka ni Pilar? Wala yun, sir. Kasi alam mo, sir, ang mga, yun, ano yun, sir, ng video? Yung ano ng video, nag-zero yun pa nagsulat ka? Hindi, sir, ang tanong lang, sir, bakit meron sa wallet ko nandun po yung cellphone number ni Pilar? Yun po yung tinatanong ni Mrs. Hindi nga po yung cellphone ko. Totoo po yan. Hindi nga po yung cellphone ko. Okay. Kasi magsusulat, nagsusulat lang sa kasi ako minsan, ang ano ng video, may carbon copy yun. Okay, Pilar. Pilar. Okay. Bakit mo binigay yung cellphone number mo kay Efren? Sir, wala po ako binibigay po talaga ng number kay Kuya Efren po. Kahit nga po dito sa amo ko, halos ayaw ko nga po i-connect ang number po sa kanya. So wala yun. So, wala. At saka hindi po rin yan sa akin, sir, tumatawag si Kuya Efren. Kasi alam ko naman po kasi ang mangyayari kung ano. Okay. So hindi po talaga kumukunik sa akin po yun. Kahit mamatay po ako, sir. Kahit ano sinasabi ni Ather Linda dyan na ipaipano ano nasulat ko. Aminin ko po yung number ko yan, sir. Pero hindi ko po sulat yan. So number niyo po yun? Opo. Inamin ko naman po sa kanya. Number sir. Po yun. Pero hindi po nag-aater ang number ni Kuya Efren po sa akin. Teka muna. So paano napunta sa wallet ni Sir Efren yung cellphone number mo? Yung nga yung tanong. Bakit sa may number mo? Hindi ko po alam basta ako po. Hindi ko po sulat yan, sir. Kaya nga, hindi mo nga sulat. Pero ang tanong kasi ni Mrs., bakit kasi merong number si Mr. ng cellphone mo? Hindi ko po alam saan po siya nakakuha. Sa palagay mo? Kasi may saan talaga po, sir. Nangihingi po talaga sa akin. Pero hindi po ako nagbibigay. Eh, sino nagbigay ng, number mo? Nag-iinuman sila. Sino nagbigay ng number mo? Sino pa nagbigay ng number mo? Ewan ko po. Okay. Tate Efren. Kilos niya na yan. Ganyan nagsimula yan. Kasi mga kung ano-ano mga inalunggap na yan. Kasi nata hindi ko alam ako ano mga ginagawa niya sa wallet ko. Tay, pakisagot lang po yung tanong ni nanay. Bakit meron kang numero, cellphone number? Hindi ko po alam yun. Basta wala akong sinulat doon. Hindi ko po alam. Tay, sabi po ni Pilar, number nga niya talaga yun. Kaya lang hindi ko siyang may sulat ng numero na yon na napunta sa wallet mo. Ang tanong kay ni nanay, bakit meron kang number ni Pilar? Hindi ko naman sulat yun, sir. Ba naman ang sulat to eh? Kaya nga, ba't napunta po sa inyo? Hindi nga ikaw sumulat, hindi si Pilar sumulat. Eh bakit po napunta doon? Kung sino man sumulat noon? Siya, sir, ang gumawa niyan para magawa lang ang ano niyan. Nagpuhan niya sa amin. Nako, nako. Okay. Ang katalanan din na yun, sir, may sulat po. Okay. Baka siya lang gumagawa niya kasi mahilig mag-gawa ng istorya yan. Okay, anyway, Nay, gusto mo ba makipag-ayos na kay tatay? Kasi yun ang gusto mo mangyari. Sabi niyo po sa aming research, pwede ba magbati na lang kayo? Sir, walang problema. Bati. Walang problema yun, sir. Ayun. Kasi alis na lang ako sa bahay. Sasampa na nga ako dahil ayaw ko nang walis na ako dyan. Ayaw ko na kasi magkasakitan pa. Kaya umalis na po. Marami siyang salita. Okay, Nay. Bati na lang daw kay tatay. Okay na? Sir, pwede po ako makipagbate, pero gagawin pa niyan nila dalawa niyan. Pupunta niyan, hindi niya kaya, hindi nai, man Pilar. Nay, bantay sarado naman to si Pilar kasi nandyan yung nanay ni sir, nandyan yung hipag, nandyan yung si Bayaw. So paano pa siya makasalisi dyan? Ngayon sir, napiusap po ako doon sa hipag ko na noon pa mga November, tanggalin na yung Pilar. Sabi nila sa akin,
hindi naman ito nagpapasweldo at na, wala namang ginagawang masama si Pilar. Tama nga naman. Tama nga naman. At alam mo, sir, ganito po yun. Ginawa nila ng kwento sa akin na wala na rin po akong ginawa kundi magsilot at gawa-gawa ko lang yan. At sabi nila sa akin, magpa-psychiatrist na lang daw po ako. Yun ang sabi ng hipag ko. Yung hipag ko pa at silang mag-asawa. Binigyan nila ng authority na kung magsalita sa akin yung visit na pilar na yan, grabe po, masakit. At ang sabi ng pilar na yan, itali mo yung asawa mo para hindi makalayo sa'yo. Ganun ang pagsasalita niya sa akin, sir. Kaya nga ma'am, nakapagsalita siya ng gano'n siguro dahil nagpadalos-dalos po kayo, agad niyo siyang kinumpranta na wala namang kayo matiba na ebidensya na natural, masasaktan po itong isa. Di ho ba? Okay. Maliban na lamang po na kung meron kayo matiba na ebidensya, then pwede niyo siyang pagsalitaan, pwede siyang kumprantahin. Pero kung yung cellphone number lamang po na, hindi po pa sapat yun. Ay sir, yung sulat ko doon sa ano, sa likod ng litrato ng asawa ko. Pwede Nay, Nay, sana na yung ginawa niyo, Nay. Sa halip na kinumpranta niyo agad siya dahil lang sa number na yon, sana nagantay-antay pa kayo, wait for a while hanggang sa makapagkalap pa kayo ng mga additional pieces of evidence. This time, booking na. Makapag-ready na sila kung talaga may ginagawang kalokohan. Sana, Nay, nagantay pa kayo and then nag-observe-observe pa kayo hanggang sa makapagkalap pa kayo ng mga karagdagang impormasyon. Sa ngayon, Nay, hindi niyo po pwedeng palayasin itong si Pilar doon sa hipag mo. E tama nga lang po talaga sila dahil ang nagpapasweldo sila at hindi po kayo. Nainsulto pa katuloy kayo dyan. O. Ayun nga po eh. At, kaso nga lang, sir, ang laki ng pagsisisi ko, bakit ko pa na ipasok yung babae na yan? Nay, nanay, may karapatan po yung bayaw mo. Hello, Sir Rafe. Okay. Alam niyo po yan talaga. Diyan naman po talaga ako na mag-a-apply sa kanila. So, tinagyan po ako ng anak nila. Alam niyo po kung bakit. Bakit? Ang katwiran po nila kasi wala pong tulugan. Nandiyan po yung biyanan niya. So, ngayon, may ilang araw lang po ako dito. Lumipat na ulit dito si Lola. Lola po tawag ko sa biyanan niya. Sir Rafe, diyan po talaga ako sa kanila. Papasok. Tinanggihan nila ako, nakisyo ganito, walang tulugan. So napunta ako dito, dinala niya ako dito sa hipag niya. E ngayon, nung sabi na kukunin na ako, hindi na ako pumunta dyan. Kasi ganyan na nga, nagkakaganyan na. Bakit pa po ako pupunta doon? Okay. Sabi po ni Jasmine Verdejo, tama nga si Pilar na itali mo asawa mo. Tama. Oh. Anyway, magbati na lang po kayo. Father, mother. Oh, sige. Sir, eh friend, kausapin mo si mother. Hello, mother. Umuwi ka na. Tama na yan. Nakagawa lang tayo ng iskandalo. Peace of mind tayo. Sa edad natin ito, dapat mag-enjoy na tayo. Hindi yung ganun. So, halika, magkatagay ko sa SM. Pa, andito ako. Parang nandito si Parang Elmer. Nakikipagbati ako sa'yo kung putulin mo yung relasyon ninyong dalawa at yung tawagan ninyo at yung text ninyo sa isa't isa. Putulin mo. Magkakaroon ako ng assurance na ibalik mo sa dati. Ang saya-saya natin mula nung hindi pa dumating yung pilar na yan. May bonding tayo lagi. Tapos ngayon, naputol na. Dati-dati pagdating ng balita. Alika na, balita na. Ngayon, hindi na. Ang kabanding mo na doon sa ibang bahay. Eh kita mo naman, ano bang bisyo ko? Wala nga akong bisyo. Hindi nga ako nagbibisyo, wala akong sugal, walang sigarilyo. Ngayon, nagipakinuman lang ako sa bayaw ko, sa mga barkada ko. Binubugo mo nga alam kami. Alam mo, kinakasayaran mo, maglayas-layas ka, ang sabi mo, talian mo yung dalawang kamay ko at gusto mo ibulsa mo ako pagkatapos na gumawa ka ng kasalanan. Oh, sandali. Oh, ito. Nay. Ito. Maganda itong si Chenny, oh. Basahin ko itong sinabi ni Chenny. Manood kayo sabay mamaya ng Frontline Pilipinas. Banding nyo pala, manood ng balita. Sweet! O, sabi ni Chenny, Nay, manood ka mamaya sa Frontline Pilipinas 6 to 7. Marami ka mapapala doon. Magbanding kayo habang nanood ka ng balita. Okay, Nay? Opo. Ganun Good. Po ang ginagawa namin time nung hindi pa yan dumadating yung babae na yan, sir. Ano yan? Mula nung dumating yung babae na yan, doon lang siya lagi. Wala sir, na. Po, sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Sir, may gusto sabihin ako sa'yo. Sige, sir. Kasi 1983, nagsimula ako nagbarko. Opo. So, ba sir, ibig worldwide, kahit saan ako matapon, Brazil man, o saan dyan, sa ibang bansa na yan. So, pagdating ko niyan,
Puro silos yan. Mapunta man ako ng Sharjah, Abu Dhabi, uy, Bahrain, tapos mga dito sa Papua New Guinea, bukid na yun, ha, Sumel. Ang babae pa rin, sir, ang pinagtataanuhan pa rin. Isang time na, sir, one time, nagtitraining ako dyan sa Santa Cruz. Isang course na pinapakuha sa akin. Sinuyod niya yung buong abinigda, hinanap niya yung pangalan ko. Pag-iing ko sa bahay, sinusunog niya yung mga damit ko. Sir, yan, sir, nire-review na lang niya yung nakaraan niya. Nire-review niya po, sir, ang ginawa. Balo, na lola, nay, huwag kayo masyadong sobrang silosa pala. Grabe. Ay, naku, sir. Sinunog niya yung mga puno mo. Wala, wala lang. Okay. Nay, magbati na lang kayo, nay. Magbati na lang kayo ni tatay, ano? Okay, nay? Pagbabatiin po namin kayo. Alam niyo, sir, paki anak ko, galit sa kanya. Mag-text yan, humihingi ng sorry, hindi siya sinasagot yung anak ko. Nay, so, nay, nay, ganito nay, 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 sponsor ko po yung pag-date niyong dalawa, magbabanding kay ni tatay, sagot ko po. Okay sa'yo? Eh, walang problema yan, sir. Yan, okay. Pero, oh, tay, sir, tay, sandal pa, tay. Magbabanding lang po kami, sir. Tay, tatay Efren. Yes, okay. Yes, idol. Okay, ako mag-sponsor, ipapabanding ko kay ni nanay. Ay, depende sa'yo, sir. Pero sa akin, okay lang. Kasi bukas, magte-training ako. Hindi pwede at saka magpakuha ako ng NDI at saka... Sige, i-schedule ko po tayo. Maghahanap ako ng ano, ng isang restaurant na maganda, dinner date. Pagkatapos, diretso kayo sa isang hotel. Tapos, magbibigay ako sa'yo ng robas. Baka yun ang hinahanap nga siguro, sir. Madali lang yun. Pag-usapan na lang namin eh. Pwede. Pwede. Sige, seryoso po ako tayo, ha? Seryoso po ako. Sige, i-arrange po namin yan. Total, papayag naman si Mrs. Adi, arrange po natin, ha? Okay. Yes, sir, kasi ano bukas kasi may lakad kasi ako magkuha ko ng crowd and time. Schedule po natin kung saan bakante kayo. Ako lang pong bahala mag-sponsor. Ako pong gagawa ng schedule.